Madali ang video lang tayo mga katropa kasi ipapakita ko lang sa inyo yung problema naman ng TMX 125. Kadalasan palit sila ng palit ng battery, hindi kine-check yung charger. So tropa, ano bang ginawa dito sa motor mo? Ito lang boss, di parang dinerek lang to. Tapos pinayos yung my wires doon. Ito lang, kinabit lang itong biglaan. Wala lang, hindi na kinik yung ano. Kinabit lang. So ito, ilang araw na to? Mga isang buwan bago. Isang buwan. Nung ginawa yung motor nyo, ginawa yung motor nyo, kasama na rin yung pinalitan to? Opo, kasama na rin yung pinalitan. Magkano yung presyo nito? 950. 950 to 980. 950 to 980. Ayan. So yun mga katropa, pag mga ganitong problema, kadalasang problema ng TMX, kung hindi namamatay yung kanyang primary o kaya yung stator, tapos yung kanyang CDI naman kadalasan kinukonvert natin sa 4-pin. Isa pang problema ng TMX 125, kagaya ng mga nakaraang video natin, na nagkakaroon ng problema sa overcharging. So yung iba, kapag nakita nila na lumubo na yung battery, ang ginagawa ng ibang mekaniko, nagpapalit sila ng battery lamang. Pero wag na wag nyong gagawin yung ganong kagawian sa paggagawa ng motor, na pag nakita nyong lumulubo na yung battery, papalitan nyo lang uli ng another battery. Dapat kine-check yung wiring, kung ano may problema ba doon sa ating charger, kung nag-loss ba yung kulay itim ng ating 5-wire, kasi yung kulay itim ng 5-wire siya yung magkocontrol ng battery. Pag nag-loss yun, overcharge din yung ating battery. So, yun yung iiwasan nyo. Kapag lumubo na yung battery, o kaya nabusted yung battery dahil sa overcharging, automatic yan, huwag muna kayo magpapalit ng battery. Dapat ang gagawin yung remedyo, pumunta muna kayo sa charger, i-check yung kulay itim, kung pasok ba. Kung hindi pasok, kailangan supplyin yung kulay itim ng ating charger. Humanap kayo ng kulay itim dito, katulad dito, mayroong kulay itim na wire dito, doon sa ating preno, doon yung itap. Pero kung sakaling mayroong kulay itim naman yung 5 wires natin, mayroon siyang supply, ibig sabihin, sira na yung ating 5 wires o sira na yung charger ng motor, kailangan nyo munang palitan yon bago kayo magpalit ng battery. Kasi yung gumawa nito, overcharge na nga, pero hindi pa napalit ng charger, kaya ang nangyari, ganito. Naglabasan yung kanyang mga acid, kita nyo, drain na yung kanyang ano, yung kanyang tubig, naging foam na, at ito yung kanyang ano, mga plates, lumabas na. Sobrang lakas ito, boss. Sobrang lakas, parang 5 star na. Parang 5 star, So, yan lang mga katropa. Madali ang tip ko lang sa inyo. Pag lumubo ang battery, huwag na huwag kayo magpapalit ng battery kagad. Dapat unahin nyo muna yung charging o yung supply. Pag natapos nyo na yung supply, nasolve nyo na yung supply, tsaka kayo magpalit ng battery. Ngayon mga katropa, kung sakaling may problema na yung charger ninyo at hindi kayo makakuha ng original, o kailangan nyo pang i-order yung original, o kaya walang makuha sa inyong original mga katropa, marerecommend ako sa inyo yung ganitong klaseng brand, TTGR na brand mga katropa. Saan ba mabibili to? Ilalagay ko na lang yung link sa baba ng ating video description para mapunta kayo sa legit na seller ng ganitong klaseng brand. So yun lang mga katropa, sana mayroon kayo makuhang idea dito tungkol sa overcharging ng battery natin sa TMX 125 Alpha para maiwasan nyo yung ganitong insidente o yung ganitong klase. So, sayang lang yung pera ni boss dito dahil overcharging na nga, hindi na pinalitan yung charger, bagos nagpalit pa sila ng bagong battery. Kaya nangyari, paulit-ulit lang yung problema. So, yun lang mga katropa, God bless at ingat sa pagwa-wiring.